Sumalo na sa 3,690,055 ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos madagdag ang 199 na bagong kaso, kung saan 77 ang mula sa Metro Manila. Wala namang nadagdag sa mga namatay, kaya nananatili sa 60,455 ang total deaths. Ang total recoveries naman o bilang ng mga gumaling na ay nasa 3,627,166, habang ang active cases ay nasa 2,434. Aminado si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose Rene de Grano, bahagyang dumami ang mga nauospital dahil sa COVID-19. Ito ay sa kabila ng datos ng Department of Health na nasa mahigit 25,000 COVID-19 beds pa ang bakante o nasa safe category. Merong slight increase po sa mga admissions, pero manageable pa naman po. Mga symptomatic po na na-admit nila ay hindi po naman ganun grabe right now. Ayon naman kay ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido, bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa huling linggo ng Mayo kumpara sa mga nakalipas na linggo, kung saan mababa sa 200 ang average daily cases. Sa ngayon, nasa 1.2% pa rin ang positivity rate ng COVID-19 sa Pilipinas na pasok sa benchmark na 5% ng World Health Organization. Noong May 21, nagulat po tayo, nag 246 new cases po, no, na pinakamataas for the month of May. After May 21, limang sunod na araw po na less than 200 po ulit yung ating new cases. So, kumbaga, hindi po tuloy-tuloy yung pagtaas na nakita po natin. Mm-hmm. Pero yung numbers po natin the past few days ay nasa 190s. So, kung ikukumpara po natin sa mga numbers na nakita natin ng mga nakaraang linggo na nasa 110, 103, 160, talagang may increase po tayong nakita from around that number to a little less than 200. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa publiko na magpabakuna laban sa COVID-19, dahil kahit na sa 70 milyon na ang fully vaccinated, ay halos isang buwan nang napako sa 14 na milyon ang mga may booster shot.